Guys, ngayong araw na ito, tayo ay maglilinis ng ating fuel injector. So, kailangan natin linisan yan every 40,000 kilometer or kung nararamdaman na natin na medyo mihina na yung hatak ng ating sakyan or yung parang matamblay yung ating makina. Makabarado na yung ating fuel injector. Pag yan po ay mga napapansin natin, so kailangan na po natin linisan yan. So, tatanggalin lang po natin ito, apat na tornilyo. Yan, tanggalin natin ito para may access tayo sa ating fuel injector. Tapos tataas lang natin ito. Tuwasan lang natin, wag pero sa itong wire na ito baka maputol. Ito yung sa seatbelt. Yung sa seatbelt natin to. Iwasan lang natin na mapersa. So lalagyan natin ng tali. So yan, meron na tayong access. Tanggalin na natin yung ating fuel injector. So bago tayo magtatanggal ng ating fuel injector, tatanggalin muna natin yung relay ng fuel pump natin. So nandito yung relay ng fuel pump natin. Tanggalin lang natin yan. Yan, ang nakalagay dito ay FP. Yan, fuel pump. Yan po, FP nakalagay. So tanggalin natin to. Bali pang sa dalawa, tatlo, pang-apat. Pang-apat dito. Yan, isa, dalawa, tatlo, apat. So bali ito yung relay ng fuel pump natin. Gamit tayo ng, wala tayong pantanggal ng relay at fuse, so pliers lang yung gamitin natin. Yan, long nose. So ingatan lang natin na hindi mabiyak yan. Daan-daan lang. Yan. So natanggalan natin. Tabi lang natin to. O pwede rin natin na hindi tanggalin yan. Tinanggal lang natin. Baka mamaya magkamali tayo na may susi natin yung ating susian. So pwedeng sumirit yung ating gasolina dyan sa may fuel rail natin or sa mga hoses natin. So para panigurado lang po yan. Ayan nga, tatanggalin na natin to. Dalawang tornilyo. Tapos itong hose, tanggalin natin to. Tapos dati meron na rin po tayong video niyan kung paano natin lininis na hindi na kailangan tanggalin at linisan na hindi kailangan ng tools na katulad nito. So ngayon meron tayong binili, Shopee or Lazada lang po, meron na tayo nito. So papakita ko sa inyo mamaya kung paano natin lilinisan yung ating fuel injector na gamit ito. So ngayon tanggalin na natin to, number 10. So ingatan lang po natin na malaglag yung kulay white na washer dyan, plastic. So ito yon. So ingatan natin na mawala ito. Dalawa ito, kabilaan. Okay, ito. So ngayon, pag tinanggal natin yung ating fuel injector, kailangan na rin natin palitan yung o-ring nya. Meron din tayong binili nito sa Shopee or Lazada. Iba-ibang size yan. Yan, purple o-ring to. So assorted. Meron din itong kulay itim. Bali, pwede siya sa fuel, so hindi siya lumalambot. Pwede rin siya sa mga oil. Yan. So piliin lang natin dyan yung tamang size doon sa ating fuel injector.
So tanggalin muna natin. Tabi lang natin to para hindi mawala. So, so ito yung galing sa ating oil catch can. Galing oil catch can yan. Yan. So kung nakikita nyo guys, dati pag ginapa nyo yan, meron dating oil yan. Ngayon wala na kayo makitang oil kasi meron na tayong oil catch can. So hindi na napupunta dito yung oil na galing sa makina papunta sa intake manifold natin. So yan, malaking tulong yan para hindi masira kagad yung ating makina. Tanggalin din natin to bago natin hugutin. Meron pa ditong number 10. Ito yung fuel rail natin. Ito. Ito yung hose natin na papasok dito. Ito naman yung pabalik sa ating tangke. Isa pa. Yan. So ayun guys, tatanggalin lang natin tong socket. Yan, dito sa koneksyon ng ating fuel injector. So pinipindit lang yan. So ito guys ang sinasabi ko sa inyong o-ring na kailangan natin palitan ito pag once na tinanggal natin yan. Tapos meron din yan na rubber doon. Ito. So kailangan wag natin mawala yan. Tapos wag mapasukan ng dumi. Tanggalin natin. Ito yung isa. So meron din tayong video nito kung paano natin pinalitan to ng o-ring. So dito yan. Ganyan. Ayan. Tatlong fuel injector yan. Maraming mga butas yan dito. Hello, shout out po. So mga 12 butas to. 12. Magkaiba po kasi yung fuel injector ng turbo at non-turbo. So madaling marumihan yan kapag halimbawa lagi tayong naabutan ng pula doon sa ating fuel gauge, at yung pagka bumibiyahe tayo lagi ng madalas at malalayo. So lagyan lang natin yung mga butas ng fuel injector ng bara para hindi siya mapasukan ng dumi. So paniguro lang. Yan. Yan, sumaraan lang natin yan. Tapos maglilinis na tayo nito. So hanapin lang natin yung tamang gamit para dito. Kasi dalawang klase ito, isang maliit tsaka isang malaki. Titingnan natin kung alin yung kakasya sa ating fuel injector. Yan. So papasok natin yan dito sa butas. Ganyan. Yan, saktong-sakto guys.
ganyan yan. So malakas ang pressure nito guys, siguro kung mga 30 to 40 PSI. So dito lang yung may pressure, dito sa may dulo, so wala namang pressure yan yung papunta sa ating intake manifold. So dito lang yung may pressure, malapit dito sa may o-ring. Kaya yung kadalasan na pagka naglilinis tayo na hindi natin tinanggal yan, so pumupustit yan. Ganyan gagawin natin. Tapos meron negative positive dito na to, negative positive. So ikakabit natin dito. Tapos negative at sa positive ng battery. So ayan nga guys, maglilinis na tayo ng ating fuel injector. Dahil yung ating battery ay nasa likod, so naghanap na lang tayo ng source na 12 volts dito na malapit. Ngayon ito, 12 volts ito galing sa battery. Meron siyang voltahe kahit hindi siya nakasusi yung susi natin. So ngayon dito tayo kukuha ng positive. Ito, papunta yan sa ating mga fuses. Tapos yung negative, kakabit lang natin dito sa body ground. Hindi na natin kailangan pumunta sa likod para ikabit sa battery. So dyan na lang tayo kukuha ng source ng power. So simulan na natin. Ngayon ito ilalagay na natin dito. Ito yung unang fuel injector natin. Lalagay lang natin ito nasa ibabaw, yung saksakan natin ng negative positive. Dalawang connection yan dito. Tapos ito ipapasok natin dito. Yan. Okay. Tapos kukunin natin yung panlinis natin. So bali ito ang gamit ko na panlinis, Aeropack na throttle body, carb and choke cleaner. So ito yung gagamitin na panlinis sa ating fuel injector. Kung meron kayo na fuel injector cleaner, mas maganda. Dahil itong available natin, so itong gagamitin natin. Tatanggalin lang natin ito. Yan. Tapos ito, dito natin sasaksak. Ayan, dito. Tapos, kakabit natin dito yung negative positive. So, dito, pipiliin din natin dito yung kakasya dito sa port ng ating fuel injector. So, ito yung maliit, ito yung malaki. So, tingnan natin kung alin mag-fit yan. So, tanggalin muna natin. Tingnan natin itong una, yung maliit. Oh, mukhang kasya itong maliit natin. Skip. So, ito. Wala nang problema kung magkabaliktad to, negative, positive. Okay lang po yan. So, ito yung nagkasya, yung malaki na port ng negative positive natin. Yung maliit, hindi siya kasya. Yan. Tapos ito, napula, kakabit natin sa dito sa positive, malapit sa may fuses, tapos ito naman sa body ground. So, guys, huwag din natin kalimutan magsuot ng salamin. Kasi pag wala tayo nito, pwedeng sumirit sa mata natin yung chemical. So, kailangan meron tayo nito, paniguro lang. Ito, kailangan meron siyang tali dito or lagyan natin ng electrical tape para hindi siya mahugot. So lalagyan natin ito ganyan. So ipapasok natin. Lakas kasi ang pressure nito eh, pwedeng mahugot ito. So pag may electrical tape, so makakasuporta ito na hindi sumirit or hindi mabunot. So lagyan natin, paniguro lang. Kuluputa natin na ganyan. Ayan. So, ayan guys. Payo lang para hindi tayo masirita niyan. Kasi hindi natin maiwasan yung aksidente. So, kailangan sigurado tayo lagi sa ating ginagawa. Di bali matagal, basta safe. Ayan. So nilagyan natin ang electrical tape yan. So ngayon ito, ilalagay natin dito. Tapos pagkalagay natin ito, dinidin lang to. Didin lang natin yan. Itong negative, ididikit lang natin sa body ground ganyan para sumirit siya pa isa-isa. Kasi pag binabad natin yan sa negative, tapos nakalagay din sa positive yon, so iinit itong fuel injector natin. Baka masunog pagka hinayaan natin na nakababa dyan. Pag-prenest natin to, pababa, tapos ididikit natin yung negative sa body para sumirit siya, ganyan. Press natin. Yan.
So ayan guys. So ganyan ang sirit niya, Pino. So dahan-dahan lang tayo diyan, malakas ang pressure niyan. So punasan natin ang malinis na basahan. Tapos tanggalin muna natin 'to. Yeah. So ito pala, bago tayo magsimula, tanggalin din natin 'to, baka lumaki yung rubber niya pagka nababad sa throttle body cleaner. So guys, ito naman yung pangalawa natin na fuel injector. So tanggalin muna natin to, itong rubber. Yan, para hindi siya umexpand. Okay natin dito. Sasa natin kasi to, okay lang dahil papalitan naman na natin to. Kasi pag tinanggal naman natin to, so hindi siya mag-fit dito sa ating panlinis. So kailangan may rubber talaga yan. Yan. Tapos lagyan natin ulit siya ng electrical tape. Lagyan natin ulit para hindi siya pumuslit. Yan. Tapos lalagayin na natin 'to. Press na natin. So isa pa, press natin ulit. Tapos tikit natin sa negative. Press ulit. Press. Ayan guys, kung nakikita nyo, ayos na yung spray ng ating fuel injector. Yan, sa sabog-sabog ang spray niya. Okay? Tapos yung sunod naman, yung pangatlo, punutin muna natin yan. Tapos to. Okay. Tapos tanggalin natin ulit to. Oh, okay lang yan guys, kahit medyo matagal. Basta sigurado na hindi tayo mapupuslitan ng chemical sa mata. Kasi sigurado yan, pag hindi natin nilagyan ng electrical tape, pupuslit yan. So kahit yung pag-press nito para hindi malakas yung pressure, press muna natin ang isa, ito, din muna natin ang isa, tapos bitaw, tapos idikit natin yung negative dun sa body ground. Kasi pag-press natin ng matagal yan, so malakas ang pressure, so pwedeng pumuslit siya. Ito naman tayo sa pangatlo, to. Okay, so siguraduhin lang natin pagkatapos natin linisan, kailangan meron na tayong pampalit ng o-ring dito. Kasi sigurado ito yung mag-expand, magkakaroon tayo ng leakage. So kailangan nating palitan ito. Tanggalin natin ulit to na rubber nya. Yung parang may naka-usli dito sa rubber, yun po yung nasa ibabaw. Tapos yung flat naman, itong flat na ito, dito to nakalapat. Yung flat, yan. So ngayon, ito naman. Lagay natin to. Tapos, lagyan natin ng electrical tape. So guys, ulit, kahit ito magkabaliktad, ito walang problema. Okay.
Tapos lagyan natin ulit dito. Yan, didiin natin. Tapos sabay dikit. Ito yung dinidikit natin guys sa negative, sa body ground to. To, negative yan. So, press natin. Tapos dikit. Yan guys, oh. Press ulit. Yan. Press. Press bitaw. So, yan guys, para may pakita ko lang sa inyo. Yan. Press bitaw. Yan, dikit sa negative. Ayan guys, ayos na yung spray niya. Yung parang wasak na yung ano niya, spray niya sa nozzle. So ganyan dapat, hindi siya yung diretsong solid. Tapos tanggalin natin 'to. Yan, tapos na tayo maglinis. Ngayon ibabalik na natin 'to. Ayan nga guys, maglalagay na tayo ng o-ring. Tinanggalan natin yung o-ring dito. So susukatin natin 'to loob ng ating fuel injector. Yan. So ayan guys, 7.8 millimeter yung sukat sa loob ng paglalagyan natin ng o-ring. Yan, 7.8 millimeter. So ngayon, hanapin natin dito yung 7.8 millimeter sa mga o-ring natin. So hanapin natin dito 7.8. So ayan guys, 7.8 by 1.9. Bali, ito yon. Yan. So ito. Ito yung ating 7.8 millimeter na o-ring. So dyan tayo kuha. Pero bago yan, mag-spray tayo ng silicone na WD-40 para dun sa ating rubber, para hindi siya magaspang pag pinasok natin, lalo na pag pinasok natin sa fuel rail natin. Kuha tayo dito ng isa. Yan, spray natin ng silicone. Ito po ay safe sa mga rubber. Yan. Tapos lalagay na natin dito sa fuel injector natin. Yan. So yan, fit na fit siya. Tapos so okay na yan, huwag na natin punasan dahil ipapasok din natin to sa ating fuel rail. So ayan, ito yung number 3 na fuel injector natin. So ngayon lalagay na rin natin tong rubber. So dapat bago pala ito nilagay natin, so ito muna. So okay lang naman kasi nag-expand naman siya. So pasok natin dyan. Tapos ito na parang sinabi ko sa inyo kanina, na parang may naka-usli dito yun sa ibabaw at sa ilalim yung flat. Yan, sana po malinaw. Spray natin ng kaunti ulit dito. Dito lang sa labas. Yan. Pasa natin. Okay. Tapos, lagay naman natin yung pang number 2. Tanggalin natin to na luma. Okay. Tapos, punasa natin. Nasa natin to kasi may mga natitira pa yan na cleaner tapos gasolina dyan. So pwedeng pag hindi natin pinunasan niya, pwedeng lumambot kagad yung ating o-ring. Yan. So pagkatapos nating nasan yan, pwede rin tayo dito mag-spray. Yan, kaunti. Huwag natin papasukan dito sa loob. Tapos lagay natin tong o-ring ulit. Sprayin muna natin. Yan. Tapos to, pasok natin. Rubber niya.
Lasan muna natin ito ng malinis para tanggal yung mga dating mga gasolina dyan. Tapos yung dumi. So, bago natin ilagay dito. So, yan. Okay. Tanggalin natin to. Tapos punasan natin. Okay. Tapos yung o-ring. Tira natin ulit. Tapos ito, lalagay muna natin yung rubber. Nasan din natin muna to. So ito muna yung ilalagay natin na rubber bago yung o-ring para hindi napipersa ito. So, lagay natin to dito. Tapos yung o-ring. Okay. Tapos, linisan muna natin yung fuel rail. Oh, kasi may gasolina yan. May gasolina yan dito. Yan, sa loob. So, punasan natin yan. So, ayan nga guys, malinis na. So, kung wala kayong silicone na spray, so, pwede rin po yung grasa na high resistant or yung pwede po sa rubber. So kaunti lang po, pupunasan nyo lang po yan para hindi po siya magaspang pag pinasok natin dito sa fuel rail natin, yung ating fuel injector, para hindi po masira yung ating o-ring sa ating fuel injector. Malinis na yung ating pagsasalpakan ng fuel injector. Ngayon ilalagay na natin to. Unahin natin yung number 1 na fuel injector natin. So ito, lagay na natin dito. Yan. Tapos yung pangalawa, mas maganda kung hindi siya magkakapalit-palit. Okay. Tapos yung pangatlo. Ito. So ayan. So ayan, babalik na natin to doon sa ating makina. So isisentro lang natin guys sa butas, tapos ididin lang natin. Ganyan. So pag nakasentro na sa butas, ngayon ibabalik natin yung tornilyo dito. So, may washer na plastic. Yan, okay na yan. Babalik na natin yung mga koneksyon ng fuel injector. Tapos yung tornilyo dito.
Tapos balik na natin yung mga hoses natin. Ito yung sa return. Okay, tapos ito naman yung papasok. Tapos ito, huwag natin kalimutan ibalik yung mga hoses. Mga tinanggal natin. Ito yung sa ating oil catch can or galing sa ating PCB valve. Tapos ito, babalik natin doon sa akit. Baka makalimutan natin. So, ganyan lang guys kung paano kadali maglinis ng ating fuel injection. Ngayon, papandarin na natin yung ating makina. So, papakinggan natin kung kamusta yung tunog ng ating makina ngayon na nalinisan na natin. Kailangan nating linisan yan, yung ating fuel injector, para mapangalagaan natin yung ating makina. So, double check natin yung mga hoses, yung mga connection, kung may kabit na lahat. Okay. Guys, bago natin na pandarin, huwag natin kalimutan ibabalik yung relay ng ating fuel pump. Ito. Ibabalik natin yan. Okay. Tapos yung takip. So yun nga guys, tapos na tayo maglinis ng ating fuel injector. So pandarin na natin ngayon. Siyempre wala pang laman yung ating fuel rail dyan. So ngayon i-on muna natin. Pasukin muna natin yung gasolina. Yan. So unang andar natin yan. So medyo mahirap pa yan na pandarin. So start na natin. Pa. So guys, yan na unang andar pagkatapos natin tinisan yung ating fuel injector. So double check natin kung may mga leakage para makita natin agad para hindi pagmula ng tunog or problema. So check natin yung paligid ng fuel injector. So check natin yan dito, yung paligid, yung lalo na yung pinalitan natin na o-ring. Check natin yan. Ayan guys, bali wala naman ako nakikitang leakage. Ayos naman. So wala siyang mga basa-basa. So i-rev natin. Ayan guys, ayos na ayos. Mas lalong pumino yung andar ng ating makina. So ayan guys, ganyan lang kadali kung paano maglinis ng ating fuel injector. Kung nagustuhan nyo po itong ating video, huwag po nating kalimutan i-like, share, and subscribe ang aking channel.
at pag-click po ng ating notification bell para updated po sila sa mga video ko pa pong i-upload. Maraming salamat po at ingat po tayo. God bless po.